6:30 ng umaga, kailangan na natin gisingin si Bunso para sabay na kami pumasok, siya sa eskwela at siyempre ako sa trabaho, mga kaibigan. At ito na nga, kailangan siyempre magsuklay kahit wala ng buhok, kahit unti na lang, dapat pa rin magsuklay. At siyempre si Bunso, kailangan mag-ayos na rin siya ng kanyang sarili. Ito, magsapatos na siya. At alam nyo, kaibigan, ang umaga ko laging 4-in-1. Alam nyo kung bakit 4-in-1? Ito, una, magtapon ng basura, susunod, magkatid nga kay Bunso, at syempre, ang basura, ilagay natin sa loob ng kotse, tapos isara natin ang kotse, kasama ang basura, oop, nakita pa, ang dimple ng kotse, mama mia, at pagtapos natin magtapon ng basura, syempre, itatapon natin yan sa mga dapat tapunan ng basura. Ang basura nito nakalagay ay plastika, hindi yung plastika na kaibigan ka pagkaharap, pero pagtalikad mo, hindi ka pala kaibigan. Ayun, ang plastika. Okay? Katulad dyan sa atin sa Pilipinas. Ibig sabihin ng plastika ay mga basurahan para sa mga plastic. At ito na nga, sinasabi ko sa inyo, ang dyaryo, newspaper boy ng bansang Italia, ay walang iba kundi ako. Pero alam niyo mga kaibigan, kaya ako nagkumukuha ng dyaryo sapagkat ang kapalit niya na isang masarap na kape. Totoo yun. Ito, ubos na nga. Kasi yan ang pampagising ko sa umaga. At pagkatapos ng kape, syempre, iatin na natin ang aking anak dito sa bus stop. At syempre, pagkatapos niyan, dito na tayo sa trabaho. Ito na po. At syempre, iwan ko muna rito ang aking mga gamit sa cabinet na ito. Ang susi, pati na rin ang aking pangmeryenda. Dahil yan, mamaya ako na rin kakainin yung pag-break time na mga 10 o'clock. Habang wala pa si Kapo, ikut-ikutin ko muna kung malinis na. Okay, malinis na nga. So, mamaya na lang ulit, 10 o'clock. At nakita ko na si boss, parating na. Okay, 10 o'clock na. Kaya oras na para kumahit paano kumagat tayo ng sandwich tinapay na aking dala-dala. Ito na rin kasi ang almusal ko tsaka merienda. Kasi yun talaga ang ginagawa ko na sa umaga, nagkakape lang ako. Tapos dito na rin ang mag-almusal, mga 10 o'clock, kasama na rin merienda para tipid. Diba? Hindi na ako sanay kumain ng kanin sa umaga eh. So after 2 hours, 12 na mga kaibigan. Kaya ito, sakay na ulit tayo sa kotse, papunta na tayo sa aking misis na nagtatrabaho naman ngayon. Dadaan ako at sisilay muna bago umuwi sa bahay. Ganyan talaga tayo mga kababayan, silay muna sa misis bago umuwi ng bahay. Ito na nga mga kaibigan, di ko na pinakita sa inyo kung paano umuwi, mag-drive. Pero ito na, bubuksan ko na ang pinto para makita naman natin, masilayin ulit tayo natin si misis. Makasilay man lang, ito siya nagluto, syempre. Kiss muna, welcome kiss. Ang sweet naman, mamaya na ulit. Uwi muna ako, duman lang ako para sumilay. Ito na nga, ito, nasa bahay na tayo. Ano kaya ulam na niluto sa akin? Wow, beef steak. Ito ang ulam natin. At ang isa ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta halo-halo na lang siya. At yan na nga, tapos na nga tayo kumain. Mga kaibigan, ulam na tayo. Quick. Pass eater. Kaya ito, hugas na naman tayo ng pinggan. Siyempre, para pagdating ni Mrs. Mamaya-maya, malinis na rito sa bahay. Pagkatapos maglinis, siyempre, ilagay natin sa ating cabinet. Ayan na, palagay ang plato, malinis ng lahat, ang lamesa, at sarado na natin ang cabinet. At siyempre, pag sarado ng cabinet, tignan na natin kung nakahanda ng ating higaan. Ayun, higa tayo sa ating sofa bed. Katabi si Corimao, ang aming mau-mau. At syempre, may dala rin chocolate pang himagas pagtapos kumain. So, idlip muna tayo. Kahit 30 minutes, may laging bagay na. So guys, ito na nga. Tapos na 30 minutes. Kailangan pumasok dahil mag-aalas 2 na. Kailangan bumalik na tayo. Pero bago tayo bumasok sa trabaho, kailangan duma muna tayo sa bar para uminom ulit ng kape. Alam niyo naman, ayan ang kaugalian talaga rito. Kaya ako nasanay na rin. Bago magtrabaho, uminom muna na maliit lang naman na kape. Kape macchiato ang tawag dyan. At syempre, dahil idol ko si Mike Hanapol, bago ko pumasok, kailangan merong kiss. At ang isang kanta ni Mike Hanapol ang Pahipo naman o tat, pahawak naman o tat. Wow! Oh mga guys ha, rated PG, patnubay na magulang ang kailangan. Ganyan talaga kami maglambingan na aking mag-asawa. So that's it. Eto na nga, andito na tayo sa trabaho. Sarado na natin ang kotse.
para harapin o muli ang ating trabaho ng 4 na oras sa hapon na ito. Ito na, dami ng truck na nag-aantay para magkarga, magkarga. Ito, mga gamit na kinakarga namin sa truck. Pero forklift naman gamit kaya hindi masyado mahirap. At maya-maya na, ito na nga. Tapos na, naka-overtime pa na isang oras. Dapat 6 ang labas namin pero alas 7 na. Kaya may overtime ko rin ng isang oras. Okay na rin yun, diba? Salado na natin. At dahil nag-usap-usap pa ang mga boss natin sa loob. So that's it. Diyan po nagtapos ang ating sa linggo pagtatrabaho ulit. Hanggang sa muli. Sabi nga sa Italiano, ci vediamo domani, o sa wikang Ingles, see you tomorrow.